Samantala, update po tayo sa lagay ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon. Kausapin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito, sir. Magandang umaga, Ms. Connie. Kamusta po ang pagpapalikas ng ating mga kababayan sa gitna po ng tensyon sa Israel at Lebanon? Well, karamihan pa rin tayo. Meron lang tayong planado mga commercial flights. Nagpas isang daan makakauwi in various flights itong buwan. Ngayon, ginagawa ng ambassador natin, naging pangpulong ko rin sa mga Pilipino. Itong report na kanina, umagos sa akin, no? Kapon sa simbahan, maraming Pilipino. Tinanong yan kung kamusta rin sila. Hindi naman takot daw. Going about their daily activities like it was an ordinary Sunday. Kasi sa kinakasanayan, ano, ang dahilan po kaya maganda rin ito pariling sa mga bahalaki at yung mga kumpayan. Yung mga nakikita natin sa international news na attack, specific targets yan. Yung pagpasok ng Israeli na sundalo o forces, Southern Lebanon yan, wala mong transcripture doon. May tilang target silang isbala targets. Hindi naman ito alintan ng Israel at buong Lebanon. No? Itong grupo lang yung isbala based in Lebanon. Pangalawa, yung mga attack naman sa Beirut, diesel attack, meron silang specific target din. Meron silang gustong magtirahin ng mga tao, siguro yung mga isbala leaders. No? Kaya yung mga Pilipino doon, 90% hindi pa rin tumutugon sa pananawagan natin na mag-voluntary repatriation na sila. Pero paman, inaayos pa rin ang ating mga tanggapan doon sa mga migrant workers at assets, yung OWA Western Officer, yung mga pag-uwi nila. No? Problema kasi, functioning pa naman ang pamahala ng Lebanon. No? Hindi pa naman gera ito ng wala ng peace and order. Kaya hindi pa natin ginagawa mandatory. Ang problema, yung mga gustong umuwi, pero yun sa kalaan documented. Kaya matagal ko din pa sila ang exit clearance. Although, dahil sa pangungulit na nating mga challenge doon, pinangako na ng Lebanon government na pinisa nila yung pag-release. Kaya ngayon, mayroong mga commercial ties na binabayaran kayo natin ay ng gobyerno at sumusubok yung Department of Migrant Workers naman na mag-charter ng file flight kung in case maraming gusto eh. So okay. Right now may pending na lagpas isang daan. Ilan po ba, Yusek, ang nasa listahan na po ng mga Pilipino mula sa Israel at Lebanon ang nag-signify na gusto na ho nila mag-repatriate? Okay. Sa Lebanon mismo, pakit baba. Right now may lagpas 300 na gusto umuwi, isa dyan, nagpas, halos kalahati, meron yung exit clearance. Okay. So, sabi natin mga 148 ang registered na umuwi, no? 11,000 na mga Pilipino, 10 to 11,000 mga Pilipino sa Lebanon. Sa Israel naman, simula last year, marami na nakauwi yan, mga ilang dana, siguro lagpas 500 na nakauwi. Sila, by the way, today yung anniversary, nagsasalakay ng Hamas sa Israel. Yes, opo. Ngayon nga po yun. Umanti yung Israel sa Gaza, dito nag-umpisa yung buong problema sa Middle East region. Kaya bilang USEC ng GFA, gusto ko lang ipahiwatin na nagigidalamati tayo sa Israel o misali, sa region na to, at may mga Pilipino rin namatay. Pero abang ganon, nananawagan din tayo na sumunod lahat paling sa international humanitarian law, proportionality at mag-de-escalate ng tension. Kasi 2 milyong Pilipino sa region, ayaw natin na tumawag ang luwag ito. Sa Israel po, wala ngayong gusto nang umuwi dahil alam nila, protektado sila ng Israel Iron Dome. At may sumubog na tamaan ng missile. May specific military point. Ang sinasabi ng mga Pilipino sa Israel, yung mga hindi pa nakauwi, ano na nila yan eh? Tahanan na nila yun, Pilipino sila. Pero sanay na sila sa buhay sa Israel, pati sa Lebanon. Kaya, ganun pa, yun ang advice sa mga bayan. Intindihan natin, yung mga kababayan natin sa buhay, di ba mag-isip sa atin dahil yun ay, parang Israel. By the way po, pwede ko ibigay yung hotline. Go ahead, sir. Kung merong gustong tumawag. Sige po, Yusek, go ahead. Kung kamag-anak dito, pwede tumawag sa OWA, may hotline sila 1348.
Pero kung meron kayong kamag-anak sa Lebanon or nakikinig kay Lebanon, gusto niyo tawagin yung embassy. Dalawang telepono. Galing Lebanon to, ha? Tatawag kayo 70-858-086 para sa embassy. Tapos para sa labor attaché, siya yung nagbubuk ng mga tickets pa away, no? Yung tawag doon, Michael Dortas, so, attaché. All right. 79-110-729. Ulitin ko po. 70-858-086-79-110-729. Ipa-flash ko, papadala ko sa inyo ngayon. Apo, apo. Yung advisory ng embassy, yes, para pwede nyo i- okay, sir. Isama dyan sa, ano, sa Portobilla pa na. Opo. Yusek, maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras at susubukan natin yan syempre na i-flash pa rin po sa iba pa mga newscast para sa mga kababayan po natin. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Thank you. Ayan po naman si Undersecretary Eduardo De Vega ng Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.